Sa balita naman sa labas ng bansa, hindi bababa sa 100 sasakyan ng sinunog ng mga criminal gang groups sa Port-au-Prince sa Haiti. Nangyari po yan noong Lunes matapos ang patuloy na gang violence doon. Hindi rin nakatakas sa mga yan ang itinatayong pabahay at ilang bodega ng warehouse sa capital city. Sa taya ng mga otoridad, umabot na sa 5,000 ang patay sa nangyaring gang violence sa Haiti. Mas doble po ang itinaas niyan kumpara noong taong 2022. Dinagsa naman ng mga residente sa Moscow ang mga blood center para mag-donate ng kanilang dugo bilang suporta sa mga naging biktima ng terrorist attack sa isang concert sa Russia. Ilan sa nagpunta ay umaasang makatutulong ang kanilang hakbang sa mga sugatang biktima ng malagim na massacre. Sa uling tala, umabot na sa 139 ang kumpirmadong namatay habang higit 100 naman ang naitalang sugatan. Una nang inako ng teroristang grupong ISIS ang nangyaring pag-atake. Pero si Russian President Vladimir Putin naniniwalang may sabwata ng Ukrainian government sa Moscow terrorist attack. Nasa pulso video ang pagkaripas ng takbo ng isang ostrich sa Songnam, South Korea. Kahit kita po ang traffic, hindi naging alintana yan sa nasabing hayop. Uy, may lakad ba siya? Nasa main road yung ostrich. Agad namang responde mga otoridad sa kapo na ibalik na ito sa zoo. Wala namang naitalang galos ang 4 na taong gulang na ostrich. Inaalam pa ng mga otoridad kung paano nakatakas ang nasabing bird species. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.